Okay, yan guys, so ito po yung NMAX na version 1 na itatest po namin, MSR CVT. So makita nyo, all stock po siya. Yung attack po niya is 1,439 kilometers. So TV pa, all stock po. So, ito po yung result ng test namin sa stock na NMAX pati CVT stock. So explain ko lang po mga boss, wheel horsepower po yung kinuha po namin dito sa NMAX, hindi po engine horsepower. So ayan na po yung reading is 10.65 wheel horsepower. So next, itetest po namin yung MSR CVT. Nakita natin kung ano yung difference nila ni stock at MSR CVT.
nakalas na po yung stock na drive base at saka pulley. Then ikakabit naman po natin tong MSR pulley. Ito na po yung next test natin sa NMAX na naka MSR na CVT. So from 10.65 wheel horsepower to 12.9 wheel horsepower. So kayo na po humusga guys kung mag-a-avail kayo nito by next year. So tutuloy lang po namin ang pag re-research and develop para sa mga CVT po ninyo. Siguro po, labas po namin to. Siguro 2021 na po. Para mas mapaganda pa po namin. Okay, yan. Thank you guys. Maraming salamat po. Okay, so yan guys. Dito na po nagtatapos yung aming pag-testing ng CVT na MSR. Gusto ko lang po magpasalamat sa aking kaibigan, si John Hernandez, tuner ng DataTech Philippines. So, sa mga gusto po na magpalakas ng mga EFI nila, nahihinaan, gusto mag-ECU,
So dito po ay makabili sa Imus Cavite, sa Data Tech. Meron din po silang mga dyno. So, Jad, thank you. Thank you. Ha. Tapos ano ba yung mga available natin mga ECU para sa mga EFI na? Halos lahat ng mga EFI meron tayo. Aerox, Edmax, Xmax, VRF, Sniper, Raider, Honda GTR 150, RS150, ECX. Tapos, kung may mga ECU na kayo, kahit na anong brand, naghahanap kayo ng tuner o kaya dyno, welcome naman dito lahat. Kaya naman natin dyan. Yung magsita, open. Kahit anong ECU, ano? So, dito na po rin tatapos. Maraming pong salamat. Salamat po sa panonood nyo. Then, see you next year.